kababayan, welcome again sa YouTube channel ko, Nomer Vlog Buhay Amerika. So ngayon is Monday, July 26. So papakita ko ngayon yung tapos ko na sa ginagawa kong bakod. Unti-unti ginagawa ko kasi lately umuulan at pahinto-hinto tayo. So ito muna pala yung dating bakod niya para makita niyo lang. Yan yung inalis ko. So papalitan natin yan. Dapat magaganito yan. So ngayon makikita natin kung ano na yung natapos ng mga nakaraang araw. So yan na yung ginagawa. Oh yes, Daddy! So nalagyan na natin ito ng concrete base. Wow! Hanggang doon, paikot sa gilid. So yan yung inunti-unti natin na tinarabaho. So nalagyan na rin natin ito ng metal post. Makita nyo yan. So mag-isa lang ako ngayon. Ginagawa natin ito. Ngayon nilalagyan ko na ng 2x4 yung pamakuan. So paano ikinakabit ng mag-isa lang? Ganito yan. Ganito ginagawa. So isusukat ito muna kasi ito is 8 feet. So kailangan lang natin ng 6 feet or less or more. Ganun lang yan. So paano ginagawang mag-isa? Kailangan meron kang wood clamp. Ayan, yung wood clamp. Wood clamp. Ayan. So kahit wala kang kasama, siya ang tagahawak mo. Siya ang assistant mo. So papakita ko paano kinaklamp. So ikakabit natin dun sa dulo, kaklamp natin ito. So ito yung pag-clamp, and then dito yung release. Yung release para yan, hindi mo magagalaw yan. Dito yung so ikakabit natin yung clamp. So kaklamp natin siya. Ayan, gumagalaw yan eh. So para mahawakan yan, gamitan natin itong clamp. Para mag-release naman siya dito. Then, para makita natin kung level na siya, pantay meron tayong level. Makita nyo yan. So hindi siya naka-level, wala konting taas dito sa kaliwa. Taas natin ng konti. Pantay na siya. So naka-level na siya. Pakita ko ngayon yung anong itsura niya sa likod. Para makita niyo yun yung nasa likod niya. Ito pala. Ang nasa likod niya, yan. Ito yung bracket. Yan. Bracket. So behind this metal post,
para may kumapit siya. Meron tayong ginagamit na dito. Ayan. Clamp siya. Ayan. Para kumapit dito sa metal tools. Then, dito sa likod, iskruan lang natin siya. Ang dalawang butas, iskruan natin. Ganun lang yan. Okay. So, ayan. Tingnan nyo. Ayan ang assistant ko. Ayan, mga wood clamp. So, importante meron kanyang gamit. Kahit mag-isa ka lang, pwede mong gawin. So ngayon, guguhitan natin ito sa gitna. Neckline in the middle. Ika-cut natin yan dito. Parang ganito yan. Yan o. Kinap natin dito. So, ito mga less than 6 feet. Ang haba nito. So, ganun din ang procedure niyan. Yan. Ganun ng ganun. Ang ginagawa ko pa isa-isa para eksakto yung sukat natin. Yan. Nabuhit tayo sa gitna. So, make sure lang natin gitnang gitna yan. And then ito. Kailangan nakalapat siya rito. Ngayon, guguhitan natin yan dyan. Tatanggalin uli natin. Kasi puputulin natin yan. Kakat natin yan. At least nalinyaan na natin. So, everything is measured. Min-measure natin lahat. So, yan yung bakod, ha? Yung lumang bakod. So, yung mana, kaya palitan natin. Kaya hanapin natin yung nilinyahan natin. Ito. Ayan. Handa yung well, hindi ako karpintero. Lahat ito na tutuhan ko lang sa sariling panonood lang sa mga nagkakarpintero. Nakaroon lang tayo ng mga idea. And then, ang maganda kasi rito sa Amerika, kumpleto sila sa gamit. Kaya mong bilhin. Kung hindi mo naman kayang bilhin, utangin. Ano yan dito? So, agarihin natin ang ating circular saw. Ang ating circular saw rito. Oh yes, daddy! Pag-hit na natin yan. Ito lang natin gaano kahaba. So, kulang-kulang 6 feet and 3 inches ang ating puputulin. Kita nyo ba? Medyo mahirap kasi yung ano eh. Isa lang dito. So, lalagay rin natin ang circular saw.
circular sa natin na yung wire is hindi matamaan. Hawakan natin ito. So, out of the way. Sinukat natin, isusukat ko na rito, dito, sa baba, at saka dyan sa taas. Ayan, sa taas. So, kasi tatlo yan eh. So, rin sa ganda mga baba. Ayan. May mga asot na makawala. Ayan. Higit na. Pwede siya na. Okay. So, pwede. Ito na yung pattern natin. Doon pa sa dalawang ganito. So, isa sa baba, gitna, and then sa taas. Mahirap pag mag-isa ka lang kumagawa. Mag-isa ka lang gumagawa. Medyo matagal. So, ginagawa ko, tinitignan ko yung mga kahoy dito kasi hindi katulad sa atin matitigas. Ang kahoy dito, malalambot. Hindi naman palutsina, pero malambot ang mga kahoy dito. Madaling mag-screw, madaling pamakuhan. So, minsan meron silang crack. Ayan. So, tinitingnan ko kung anong side ang mas pwede kong magamit. O anong side ang mas maganda. Buwitan na natin, so, puputulin uli natin.
pala, nakalimutan ko, no? Nakalimutan ko sabihin sa inyo. Maliwanag pa rito, pero it's 7:30 na ng gabi. Ganyan kaliwanag dito. Ayan. 7:30 na ng gabi, pero maliwanag pa rin. So, nakaya nakapagtrabaho tayo. So ito yung sinasabi ko kanina, yun nasa likod nung papakita ko sa inyo. Yung sa likod ng kahoy. Yan, yung bracket. Yan. Yung metal bracket niya. So kinabit na natin yung kanina. Minesure ko na yung taas. So may konting adjustment lang din gagawin dyan maya maya. Ngayon, pakita ko ngayon yung paano yung kinakabit na. Bit, kung mag-isa ka lang, wala kang kasama. So again, yung ating wood clamp kire-ready natin dito. So ayan, nabit natin yung wood clamp nabit natin para paglagay ng 2x4 is meron na siyang nagahawak. I-measure natin or i-level natin kung patay siya. Siya rito. Pantay na pantay. Okay. So, iskuha na natin siya. So, ayan. Measure na natin. Lagay na natin. Screw na natin siya. Thank you.
naman tayo dito sa gitna. Tayo sa gitna. Yan. Yan ang maganda dito pag summer. Medyo mahaba-haba yung gagawa mo pag summer. Kasi maliwanag pa eh. Adjust natin ito, yung bracket, medyo mababa. Adjust tayo ng bracket. Load tayo ng bracket. Medyo ano siya eh. Natin yung isang clamp, medyo mababa o yung bracket. Maganda yung okay, pitan natin itong bracket. Hindi na gumalaw. Gumalaw ito. Mag-adjust na naman. Ayan, ganun lang din yan. Tuloy-tuloy lang. Hanggang nalagyan natin dito sa baba. Dito. So, ganun din lang ang procedure niyan. Ayan. Hanggang malagyan natin yan. Tapos, hopefully, by siguro Thursday or Friday, magsisimula na tayong paneling. Paneling yung tawag dyan. Yung nilagay na yung mga pieces by pieces na yung bakod. So yan yung pamakuan natin dito. Yan pamakuan to eh, yan nilalagay ko. So ganun lang yan. Unti-unti kong ginagawa, baka sabihin nyo matagal kasi mag-isa lang ako, and then lately nag-uulan dito. Pahinto-hinto. And then sobrang namang init pag mainit. So yung paghahalo ng semento, yan.
inunti-unti ko lang yan. Siguro every time na maghahalo ko ng semento, may 6 bags or 8 bags, ganun lang. Minsan nakaapat lang kasi sa sobrang init. Hinto-hinto ako. So, okay. So, sunod ulit. Papakita ko kung ano na yung nagawa natin. So, for the meantime, yun lang muna. Pinakita ko lang kung paano nilagay itong 2x4 dito sa metal post. Okay? Again, sa mga bago nating kaibigan at mga subscriber. So, like and share lang po tayo. Like and share and subscribe my YouTube channel, Nomer Vlog, Buhay America. So, we'll see you again. Again, ito yung part 2. So, hopefully, sa part 3, meron ng malaking progress. Okay? So, salamat sa inyong lahat. And sana patuloy kayong mag-subscribe. And mag-ingat kayo lagi. And be careful. And be safe. Mabuhay tayong lahat.